Ito ang Paldo Korean Fine Dining. What a beautiful restaurant! Ryan Bang. Hi, welcome to... Hello, Chef. Hello, my name is Karen. Yeah, my name is So, Chef. Sam. Chef Sam. So, give us a tour of your new restaurant. Yes, itutour ko pa kayo. Yeah, ito, tingnan nyo po. Korean Arinola. So, traditional, ano tawag yun? So, gusto ko ma-feel ng mga Filipino traditional restaurant. Oo. This is a classic restaurant in Korea. Yes. Ganun ang peg. Ganun yung peg. Okay. So, yung traditional food, dinala namin dito. Mm-mm. Sinusuot ng mga king sa Korea. Uh-oh. Actually, I like your furnishing. Can I just show this? Sino pala nag-interior ng restaurant mo? Ah, kami-kami lang din po. Ito? Yes. Ang ganda dito, ha? Thank you po. Isa po sa inyo na lang. Wait. Oh, wait. Chef, okay. Wait, pero ang ganda dito. All in all, total, how many people does the restaurant seat at one time? 70 pucks. All at one time? Yeah, 70 pucks. Wow. Nakita na ba ng mommy and daddy mo etong restaurant mo? You must be so proud. Ayan, nakita ng daddy ko, super proud siya. Nakita ng mami ko, sinend niya ako ng bank account niya. Kailangan ko daw mag-deposit. Sabi ko, mami, umpisa pa lang ako, relax lang. Ano yun? Silip ko sa'yo yung... Okay. Hello! Hi, hello! Hello, hi, hello! Yan yung VIP room. This is the VIP room. Oh, yeah. Wow, so it's very nice. Yes. Oh, para how many? Pwede kayo meeting dito. Meeting, oo. Oh, yeah. Kasa dito mga 45 pag nakatayo, pero pag nakaupo, sample lang. Ito naman. Ay, sorry. Thank you po, ma'am. Thank you. Guys, alam niyo naman, I love interiors. Ito, alam to ng mga followers ko. First, napakaganda ng interiors na ginamit ni Ryan. Na look, unang-una this, I love the flooring, right? Itong flooring na to, parang it's actually tiles, pero mukha siyang kahoy, right? Para old house. Yes, and then, this is already napakauso na nito, so walang finishing. Yes, concrete industrial. Finish, industrial. Ganito ba sa Korea? Yes. Ang mga restaurants? Usong-uso to ngayon. Uso yung mga industrial, cement, concrete, tsaka kahoy. Hello. And you were 100% involved in building this. Yes, yes. Uso na yan speakeasy. Yes. So, alam mo, ang galing niya. I was just gonna suggest a speakeasy. Meron din. Hindi pa tapos interior, pero... Wow! So dito, anong nakikita mo dito na... What do you envision dito sa speakeasy? So, ilagay ko sofa dyan. Tapos... parang cool na cool. Gusto mag, ano, halimbawa, inuman, secret, nandito sila, may speakeasy. Parang lounge. Yeah. Tas kanila to. Yes. First time po ipa-tour sa bisita ko sa itong buong building. So, ito ang first floor. First floor. What is the name of this building? Welba building. Welba in Quezon City. Ryan, congratulations! Eto, may building ka na! Hindi naman po akin yan. Rent lang. Let's start from there. What was life like? Pinanganak po ako ng okay na okay. Yung daddy ko po, meron siyang tatlong bilyaran. Billiard player talaga daddy ko eh. Champion po siya, meron siyang maraming awards. Yung mami ko po, hindi siya nagtitrabaho kasi malaking kita naman daddy ko eh. So, super. Meron po kami bahay. Pinapaaral nila ako golf. Social? Horseback riding. Meron po kami kabayo noon. Tapos, 1997 years old. 1997, 1998. Parang ano. Meron kami, ano, pandemic sa Korea. IMF. International Monetary Fund. Parang bumagsak ang ekonomiya. Bumagsak. So, walang naglararo ng billiard. So, lagi sila nakaaway. So, 7 years old ako, naririnig ko. Gusto mo talaga billiard eh. Yun lang alam mo kasi. Hindi mo sinusubukan. Dapat iba-iba. Barbecuehan, sabi ko sa'yo. Nakaaway sila eh. So, huwag kayong mag-aaway sa harap ng anak niyo. So, natandaan ko lahat. Daddy ko naman, ginupitan niya yung mga card ng mami ko. Wala nga akong kita, gastos mo, parehas din. So, nag-divorce po sila. Nung nakiwalay sila po, grade 4 ako eh. So, tandaan ko po kasi sobrang ganda ng bahay. Lumipat kami, condo, 2-bedroom. Tapos lumipat kami, 1-bedroom. Tapos lumipat kami sa... second floor na yung maliit ng condo, one room. Wala kami kwarto. Studio na. So, naalala ko, grade 4, grade 5. Pumunta pa ako ng balcony. Nung
divorce day na. Pumunta pa sila sa korte. Nasilip ko pa sila. Sana, nag-pray ko talaga. Sana hindi nila tinuloy. Kaya lang, tinuloy ni Lord. So, lahat yung may dahilan siguro. Nung nag-divorce ang parents mo, what happened after? After divorce, next day, grabe, ayoko maalala lahat. Pero, nanonood si daddy ng football. Ah, okay. Tapos, umuwi ng mami 9 p.m. Hindi niya binuksan. Tapos, first time po yata ako nakikwento nito. Hindi ko alam bakit, pero inaya niya ako, anak, sa akin ka na lang nakatira. Sama ka na lang sa akin. Kasi last day ko dito sa bahay. Anak, please. Sabi ko, ayaw po, gusto kay mami. Oh my gosh. Daddy ko para sa akin, laging tulog eh. Kasi gabi siya maneho eh, gabi, tuwing gabi. So, sabi ko, naisip ko nung bata ako, grade 4. Sino kaya magluluto sa akin, daddy? So, ayaw ko sumama sa'yo. Kay mami, talaga? Sigurado ka na? Kay mami ka? Sabi ko, oh, sige, buksan mo na. Ganun lang? Oh, so, binuksan ko yung pinto. So, pumasok si mami. Ba't hindi mo binuksan? Away sila. Tapos umalis na si daddy. Yun yung last day niya sa bahay na. Paano ka napadpad sa Pilipinas? Yun, ano na po yun. So, grade 4, wala na si daddy. Sorry din ako sa mami kasi grabe yung trabaho niya nung bata po ako eh. One time, nagyaya yung classmate ko, grade 5. Luto sila ng octopus restaurant. Kain tayo, kain tayo. Pagdating ko dun, nakita ko mami ko siya, nakugas ng pinggan. So, ang sama ko kasi... Nahiya ka? Nahiya ko. Tapos tumakas ako. Tumakbo ako sa bahay. Malamit po siya work eh. Sa insurance, nakugas pinggan po siya sa octopus restaurant, naalala ko. Nakita ko yung mami ko. Tapos, nagsaserve po siya sa bar sa gabi. Okay naman. So, grade 5, grade 6, graduate. So, grade 7, so, hindi niya kinaya din mami. Sumuko siya. So, lumipat kami sa bahay. Kaibigan niya, mayari ng piano school. So, tatlong room siya ng piano. So, doon kami tulog sa third room. Piano siya, tapos doon kami higa ng mami ko. Kailangan gising ng before 9 kasi pasok yung estudyante. Oo, maingay so, na. Hindi amin yun. Hindi. Oo. So, gagamitin ng teacher. So, sobrang hirap ng buhay. Talaga, nung sa piano school kami nakatira, first time na walk out ako eh. So, walk out ako kasi ayoko na buhay ko. Ayoko na nakatira sa mami mo, daddy. So, anyway, tinawagan niya lahat ng kaibigan ko para ibalik ako sa bahay. So, next day, binigay niya ako libro Pilipinas. Sabi ko, oh, ang ganda naman dito. Ah, puro, grabe yun, ganda. Ang ganda kasi pag Pilipinas, puro dagat eh sa libro. Ano yung sabi ni mami? Mag-bakasyon ka muna sandali, mag-aral ka muna English doon. Talaga? Dali mo ako sa Pilipinas? Oh, may kaibigan ako doon. Yung pala, for 15 years. Ano to? Sabi mo, bakasyon, sandali lang. Ginawa mo ako, 18 years na ako bakasyon. Hindi, joke lang. Pilipinas, pagdating ko, wala naman dagat, puro traffic. Hindi, joke lang. Akala ko kasi, sobrang ganda ng Palawan. Dinala mo ako sa Manila, mami. Puro, ano, ang dami, ano, sasakyan. Pero paano siya nakakuha ang pamasahe? Ipit na nga kayo noon. Yung best friend niya, medyo kaya pa yung mami ko, best friend niya, sobrang hirap. Tinulungan pala ng mami ko yung kaibigan niya. Tapos yung kaibigan niya, parang may negosyo dito, yung maman. Dahil sa pera ng mami ko. So, nag-payball yung mami ko. Pwede doon muna nakatira anak ko sa inyo. Kaibigan ng mami ko, may asawa, pero wala sila anak. So, parang inampon nila ako. Parang hindi naman ampon, pero... Nandun ka? Nandun na ako nakatira sa bahay nila. Pagdating mo, hindi ka marunong mag-Ingles. Hindi ka marunong mag-Tagalog. ABCD nga, nalito ako eh. AB, tapos akala ko, C pala sunod. Nalilito pa ako noon. Tsaka wala ako English name. Bago ako sakay ng sundo ko sa kotse, may tumawag talaga sa akin na, Ryan! Sorry. Tapos pumunta ako school. What's your name? Sabi ko, Bang Hyun Song. What's your name? Wala kami English name eh. What's your English name? Bang Hyun Song, English name, sabi ng teacher. Sabi ko, ano na lang, Ryan. That's Ryan Bang. Last name, ano ba last name mo? Bang. Ryan Bang. Oh, Ryan Bang. Buti may tumawag sa akin, Julia. Julia Bang. Thank you sa tumawag sa akin. Di ba? That is destiny. Pero hindi ko sure yung spelling. Pero tawag sa akin, Ryan. Baka, ano, L-I-O-N. Binindyagan po niya ang sarili niya na Ryan Bang. Ang kulit kasi ng ano eh, tinatanong sa akin, ano ba English name mo? What if
we were in Korea, what would I have called you? Mino, Rimino. Ay, hindi, chokla. Hyun-song. 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 Okay. Eto ka na sa Pilipinas, natututo ka mag-English. Grabe, hirap din buhay ko dito. Ang hirap nakatira sa ibang bansa. Ano, yung mga saludo ako sa OFW. Sobrang hirap. Lalo na lumayo sa mami, daddy mo. Una. Nabully ka ba? Una, nakatira ako sa Bel Air. Bahay ng kaibigan ng mami ko. So, sure. Mayaman. So, doon po ako nakatira. Pero yung school ko, mami ko kasi nagbabayad. So, sa public. Nag-aaral ako sa Lacson, sa Riverina Street, sa Pasay. Kasi mami ko, hindi niya kaya magbayad ng tuition fee eh. Wala masyado. Pero yung... Anyway. To namamasahe ka doon. Sakay ako ng jeep sa Buendia. So, bumaba ako sa Cartimar, tapat ng Cartimar, sa Buendia. Doon po ako baba, naglalakad ako sa Riverina Street, papasok po yun. Pero hindi ka pa natakot noon? Imagine you were 15 maybe? Sobrang bait ng Pinoy talaga. Natutuwa sila. Lalo na, dapat mabait din kayo sa kapwa. Mabait sila sa foreigner eh. Oh, hi! Wala pa ako nakita nangyari sa akin ng masama sa Pilipinas. Tsaka yung school, lahat sila, paborito ako. Tapos, one time, tinetext ko yung asawa niya. Ako, alam ko, hindi naman ako bastos eh. Pero tinetext ko siya parang mali. Kasi sobrang mataas lang nat ko, dengue yata ako eh. Parang first time, sobrang sakit ko. Sabi ko, bilisan mo, gamot ko, dali, bilisan mo. Galit yung asawa niya. First time, yata ako kwento. So anyway, binugbog ako. Hindi ko nga alam bakit eh, baka lashing sa Bel Air nangyari. So sobra ako bugbog. What? Wala naman ako ginawa, promise. Alam ni Lord. So, tinawagan ko travel agency. Pag Koreano po pala, pagpasok sa Pilipinas, may ticket kami palabas. So, binug ko na ticket ko. Nag-impake na po ako. Umuwi na ako sa Korea. Tapos, nung bumalik ako, sabi ng mami ko, sobrang hirap ng buhay. Pagbabalik ka dito, wala ka future. Stop na school mo dito. Pagpasok ka ulit school dito, yung kaibigan mo, grade 8. Ikaw, grade 6 pa rin. So, bumalik ako dito. So, doon ako nakatira, classmate ko sa Lacson, sa Riverina Street. From Bel Air, nakatira na po ako sa Riverina Street. Pero pagising mo, dumadaan yung pusa. Doon na ako, first love life ko din sa... Nag-date kami sa Manila Zoo. So na, by this time, magaling ka na mag-English. English pa lang. English putor, pa lang. Putor. 2010, nag-PBB ka. Yes, 2010. Pero before PBB, bumangon na mami ko. Real estate. Awa ng Diyos. Thank you, Lord. Talaga, sobrang sipak na mami. Sa kaya tama yung decision niya eh. Nagtrabaho siya talaga. Grabe daw trabaho. Nakikento sa akin. Dumalaw siya dito, tapos iyak siya. Sabi niya, anak, mag-aral ka, saan mo gusto? Talaga? Gusto ko, ma'am, Brent. Kasi kaibigan ko, kalaro ko football, lahat nakaaral Brent. So, nag-entrance exam ako. Pumasa. Mag-aral na ako sa Brent. Magkano ba tuition fee? Anak, wag doon. Ano ba talaga? Sabi mo, bangon ka na. Hindi ako bumangon ng ganong kataas. Hindi. So, Ridley. Pero, nice. Ridley good, International good school. Good school pa rin. Matas pa rin. Sabi niya, sige anak, mag-aral ka sa Ridley International School. So, doon ako nag-aral ng Ridley International School. So, alam ko tuition fee noon eh. Mahal. Hindi, soon, andingan, katsi salja. Sabi ko, ang wish ko sana sabay tayo nakatira sa usunod. Pero Ryan, sa lahat ng panahong ito, nasan ang tatay mo? Nasa Korea. Nag-uusap kami. Pero tsaka nagsusupport naman sa financially kay mami. Mm-hmm. Sa tuition fee ko. Uh-oh. Pero siyempre, hindi ganun ka malaking suporta kay mami. Mm-hmm. So sariling sikap po talaga yung mami ko. Pero nung nanalo po ako student council president sa Ridley International School, nagsispeechy po ako lagi. Tapos may lumapit po sa akin, anak ni Sir Danny Javier, Jama Javier, classmate ko eh. Yung ate niya, writer ng Pinoy Big Brother. Justin Javier. Yeah. So, Ryan, you're so funny. Ang galing mo mag-speech. Pwede ka mag-audition ng PBB. Sabi ko, ano yung PBB? So, audition ka na lang. So, nag-audition po ako. Pila po ako. After audition, parang ka-level nito ni James Reed, sabi ni Direk Loren. Kailangan ko gwapo eh. Heartthrob. So, James Reed, pang-comedy. Ryan Bang, pang-heartthrob. So, kinuha ko ni Direk Loren. So, nung PBB, ano na ako? Tuloy-tuloy na. We are poor. If she gave me a lot of money and... Second team big placer, Brian! Iba ang relasyon mo sa nanay mo. Yes, sobra. Yeah. Kaya po ako na-bless kasi I honor my mom and
I forgive my dad and I honor my dad and I'm so proud of my dad. Yung my dad, he never accept the money pag sumasakay ng Pilipino. So yun yung bawi niya pag sumakay daw Pilipino. Sinasabi niya, anak ko si Ryan Bang, tapos hindi niya daw tinatanggap ng pera. Yun yung bawi niya daw pagmamahal niya sa akin ng mga Pinoy. So super sweet talaga daddy ko. Jom jone Hanamdaegyo를 넘어오면서 남산 위를 바라보니까 하늘이 너무 예쁘고 푸르고 그런 거야. 어제 비가 내려가지고 더욱더. What a story! Yes, kaya ako nag-work hard for my parents kasi ayoko, dahil sa pera, ayoko masisira yung pamilya, lalo na pamilya ng Pilipino dahil sa pera. Yun yung pinakamaysakit eh. So yun yung pinapray ko kay Lord na gusto ko, Lord, gamitin mo ako para maraming Pilipino may trabaho. Alam mo, naiiyak ako sa kwento mo. I didn't expect this from you. Yung nanay mo ngayon, nasan siya? Nasa Korea po siya. Ngayon, ang work niya, real estate. Ang pangalan niyang real estate. Ryan in real estate. Are you serious? Yes, Ryan. So they must be so proud. Proud yung mami, daddy ko. Kasi umalis ako sa Korea, 14 eh. 34 na ako sa Korea. Pag uwi ko, anak, 5 p.m. pa lang, gabi na, uwi ka na. Mami, 33 na ako! Akala niya, nag-stop yung utak niya hanggang 14 years old. Anak, yung gatas mo. Anong gatas? Hindi ako umiin ng gatas. Pero ang bilib ako sa'yo, hindi ka naging bitter at hindi sumamaloob mo rin sa nanay mo na pinadala ka niya sa ibang bansa noon. Noon, sobra. Ay, galit na galit ako kasi bakasyon daw. Bakasyon, di ba? 2 to 3 months. After 2 to 3 months, unti-unti dumating yung damit ko. Akala ko magic eh. Parang dakit ako sa Korea. Palagay mo, paano niya nalaman na yun dapat ang sitwasyon? Look, now sumikat ka sobra. Si mami ko, Christian, sinasabi niya Christian Church, ganun siya. Pero charot-charot minsan. May kaibigan siya manghuhula. Mahilig siya pahula. Sabi ng manghuhula, tapos pumunta ka daw sa... Hindi, joke lang. Hindi, ano totoo? Ano? Ayan ko sa... Baka may kutop siya. Super saludo ako kay mami. Kaya I really appreciate my parents. Kahit hiwalay sila, ginawa ko group chat. Viber. Ngayon? Lagi. Once a week, umaalis yung daddy. Mamaya, in-invite ko ulit. Mamaya, konting usapan, umaalis yung mami. In-invite ko ulit. Parang pabata. Lalong sensitive. Kahit konting salita. Sabi ng daddy, pag sinagot siya, ba't ganun yung advice mo sa anak mo? Tapos umaalis yung mami. Hirap mag-invite. Pero believe ako sa'yo. Kaya kayo na sa group chat, it's because of you. Yes, kasi only child. Tapos sabi ko, parang pagkasar ako, dapat... Punta kayo sa Pilipinas, maglakad kayo ah. Sila yung magulang ko eh. Tapos sabi ko sa daddy ko, takot kasi sa turbulence. Never siya sumakay ng eroplano. Pero sabi ko, you have to come to Pilipinas, Manila. Never siya pumunta dito eh. Pag hindi, magtatampo talaga ako sa'yo. Only isa lang, daddy. Sabi niya, okay daw. Sinusuportahan mo ba ang tatay mo ngayon? Actually, honest po ako. Yung mami ko, bago po nag-start ng negosyo, na lahat ng ipon ko, binigay ko muna siya ng kondo. Kasi wala siya bahay. Nung pinadala niya ako sa Pilipinas, kahit isang araw, kahit isang gabi, never siya nakatulog na diretso yung paa. Ibig sabihin, never daw siya nakatulog na comfortable. Gusto ko matulog muna siya ng maayos. Nung artista po ako, hindi ako masyado magporma, hindi ako gumimik, hindi ako bumili ng gotse, nagre-rent lang ako, maliit lang. Dito, I thank you, Mami Vice. Dito, lahat, libre ako ni Mami Vice. Talaga nag-ipon po ako kasi gusto ko regalo sa mami ko na isang kondo at this bahay niya. It takes so long kasi mahal pala kondo doon. Nagsisinga ako na yun. Dapat pala, unahin ko, joke lang. So, ang maganda kay tatay ko po, hanggang ngayon, ilan years na ako artista? 14, 15 years. Tuwing gusto ko padala, makano ba pinadala mo sa akin, anak? Halimbawa, 20,000, 40,000, 100,000, 50,000. Bakit, daddy? Please, kung mahal mo ako, i-donate mo sa Pilipinas. Sabi ko, wala naman nakakaalam. Ilang beses ako nagbigay, nag-donate, wala naman nakakaalam. Pag mamatay ka, after 5,000 years, tsaka alam ni Lord yan, kaya please. Never niya ako tinanggap, Vera. So, technically, both your parents are good parents. Super, super. Nahirapan lang sila. Dahil sa financial problem. Sinubukan mo bang magkabalikan sila? I always pray. Sabi ko, Lord, isang araw, pag dinner kami tatlo, o lunch, yun yung best gift mo sa akin. So, yun yung wini-wish ko. May girlfriend na po ako eh. Pilipina. First time nila nakita my girlfriend. Itong girlfriend mo ngayon? Yeah. Pumunta kami ng girlfriend ko. Sa Korea? Kasama kapatid niya, younger sister niya. Tatlo kami na sa Korea. Mami,
dinner tayo with daddy. Ano naman siya, huwag mo sabihin yan. Kung hindi mo alam storya ko, huwag mo sabihin niya. Galit. Sabi ng daddy ko, dinner tayo with mommy, patayin mo na lang ako. Tapos, ito yung first time, last day, sabi ng mommy ko, ano nga sa flight nyo? Papalik, oh, siyempre, nandun yung girlfriend, Paula. Ano nga sa flight nyo ni Paula? Hey, takagin nyo na daddy mo. Nag-lunch kami. Andun yung girlfriend ko, Paula, sister niya, mommy, daddy ko. Hindi ako makapagsalita kasi parang naiiyak na ako, naiiyak. So, ginanong ko habang kumakain, hindi alam na magulang ko eh. So, ginanong ko talaga, balad ko talaga. Tapos hindi ako nagsalita, pumunta ako CR. Tapos iniisip ko lahat. Tapos wala lang, sobrang bilis lang. Galit pa rin mami, daddy, pero dahil kay Paula, effort yung mami, binuksan niya ang konting puso. Binuksan din puso ng daddy. Talaga, when you answered prayer, ang galing ni Lord. May dream talaga come true na, no, ang galing ni Lord. Kumain kami ng mommy, daddy, isdahan. It's your parents seeing them together. Gusto ko na lang talaga sila pauwiin dito. Pag may, ano na, pamilya na ako. Magsisi ka habang buhay eh, pag wala na yung magulang mo eh, di ba? So habang nandyan sila, ako, once a day, FaceTime ako kay mommy, daddy. Ang ulan, libre lang naman. Natutuwa din sa akin parents ng girlfriend ko. Kasi Ryan, yung anak ko, dati pro kaibigan. Ngayon, dahil sa'yo, marami siya oras sa amin. So, ang building na to has actually 5 floors, yeah. No? So, we are here. Yes. And then we're going here. Yeah, let's go to the okay. Sports at the coffee shop. Wow. So, ito yung coffee shop ni Paula. Ay, ang ganda. Siesta Horchata. Oo. So, ito yung horchata. What does horchata mean? Yun yung Mexican drinks. Ah, okay. Hello. O, may shoot din na nagaganap dito. Yeah. It's a food shoot. O, diba? Yeah. Hello. Horchata. Hello. Yung kaibigan niya, the drawing. Is an artist. Yes. So, binibenta yeah, din binibenta ito. Para sa kanya. Gusto mo magdiskubre ng mga young artists. Yes. Oo, so, tama. Para kumikita din sila. Oo. Nakakatulong ka na and nade-decorate pa yes. Yung place ninyo. Yes. Meron din cool na... Ay, ang ganda naman ito. I have an idea for you. You know what you can do as part of your building? Kasi po, 5 floors, nag-iisip si Ryan. You can put up a studio. Oh. People can rent it yes. For pictorials, yes. For shoots. Pwede. Gusto may mag-podcast. Pwede. Pang YouTube. Yeah. Parang magbigay ka ng location. Pwede sila dun mag-interview, yes. Rent. Yeah. Very good. Pwede yun. Look at the vibe. I love it. So you have your counters here. So pwede ka kape-kape, mag-ano dito. Tapos eto ngayon, may pictorial na nagaganap. Ito yung food. Oh, look at the ito food horchata, dito. No? Yan, dito if you want yung sandwiches, nandito na. Yeah, ang galing breakfast. Nyo naman. So, what are the ingredients? Rice milk and cinnamon. Almond. And may coffee. Walang coffee. So, it's really milk. Horchata. Ang sarap niya, in fairness. Sikat to sa La Union. For sure, sa La Union gusto nila may alcohol. Sa La Union. Mm. Beach and party pero, doon. Pero kami dito sa taas ng Pardo, Siesta Horchata, walang alcohol, no? Walang alcohol to, no? Wala. Ito wala, pero yung isa meron. Oo. Hmm? Meron yung isa. Yeah. Yan. Dapat kayo na lang po dito. Ako na lang po sa TV patron. Outside ito. Yun yung parang gawin ko lahat, grass. Okay. So, pwede dito mga picnic, mga pop-up store. Tapos, gawin ko yung parang may tela doon. May tent, malaki. Tapos, dito sila upo. Nice. Tapos, magkikita kasi sa loob dito eh. Clothing shop. Wow! So, si Paula, mahilig din sa damit. Oo. Marami siya, may friend na meron din clothing shop. So, pwede ko sila i-rent dito, yung clothing shop ng kaibigan niya. Para pag pumunta mga tao dito, bibili ng mga clothes. Oo. So, ito po yung... office. Ah, ang ganda. Look at this. Yeah. Okay, tanong ko lang. May mga comics dito yes. Sa'yo to. Yes, mga art. You're a fan of Iron Man. Yeah, para Spider-Man. Fun. Spider-Man. Our slogan, we create fun. Ang ganda. Tapos ito po yung mga meeting room. Oo. Kung nagmi-meeting, mga employee namin. Nung lumipat ka dito, ganito na ang structure. May mga pintuan na may kwarto. Kami or kayo naglagay? Kami. Vacant lang to. Yeah. Parang diretso. Wala. Pwede kayo mag-meeting dito ni
Sir Noli, saka kayo, tapos TV Patrol. Oo, dito meeting. Yeah, dito. Oo, dito, dito. Tapos ito po yung office namin. Hi, hello. Wow, so full office staff na. Yes, ito, ito po yung kay Ryan. Magagaling na YouTube team. So ito for your YouTube or for everything? For everything. Pati sa restaurant, yes, anything sila. You need. Marketing team. Yeah, ito na sila. Yeah. Wow, mag-hello naman yung marketing yeah, team. Hi, kayo. YouTube. Nag-edit na YouTube kami ni Darren. Nang mukbang kami ni Darren. Oo. So everything ka pala, showtime, YouTube, negosyo. Yeah. What don't you do? Mga kasalanan, hindi joke lang. Yeah. Ano po siya? Matagal na, Korean. Really? My CFO. Oh, hello. Yeah, hello. But, nice to meet you. Yeah. Nice to meet you. So, have you lived in the Philippines for a long time? Hindi, na yun lang. When the building start, we get team from CFO. So, magaling, 1+1? parang palitan ko na lang CFO. Parang mabagal siya sumagot. Hindi, joke lang. Taga-Korea siya. Korea. Do you speak English? Yeah, I speak English. Yes. Do you like the Philippines so far? Nice. Very nice. Nice. Yeah. Pero ilang Koreano dinala mo dito? Binaba ko yung chefs, the CFO. Chef, tsaka CFO. Oo. Yung iba lahat, Pilipino naman. Eh, parang hindi, kasi hindi siya happy. Kasi yung chef, meron saliling condo. Siya dito nakatira eh, sa taas. Kaya yeah. Malungkot siya. Pero that's life. Enjoy. You want your business to expand, clearly. Yes. No? So kaya gusto ko isang lugar sila lahat. Oo. Para talaga i-expand sabay-sabay. Yeah. When you landed on Showtime, kanina sinabi mo, inalagaan ka ni Vice. Super. Siya una-una talaga. Paano kanya inalagaan nun? So pumasok ako sa Showtime, alam niyo paano? Sabi ni, dapat hindi na ako artista. After PBB, sige po, magbalik po ako school. Kasi gusto ko talaga business management eh. Sabi ni PBB, kailangan mag-guest ka lahat ng show, libre. Pag panalo ka Big 4, Big 7, honorarium, pero kailangan guest daw lahat ng show ng ABS. Nasa contract daw. So nag-guest ako lahat. Last guesting ko Showtime. Pagkatapos, natuwa sa akin ni Kuya Bo. Basahin mo spill ko. Boom! What's up, Madalang People? Kasi pangalan niya, dapat what's up, Madalang People lang. Binasa ko din, pati Bong. So natatawa sila. So ginawa ko hurado. So yung hurado, katabi ko si Mami Vice. So inoobserve ko siya kasi gusto ko talaga maging close kay Mami. Sumakay ako dito sa tapat ng ABS. Nag-tricycle po ako sa tapat ng ABS. Nakita ko bumaba si Vice bago ako magkanan. So bumaba ako sa tricycle. So bingka binuksan ng elevator. So sumakay ako. Sabi ni Vice, ito, you live here? Sabi ko, no. Huh? Where are you going? To your house. Naloka siya. To my house. Yeah, we eat together. Lunch. Iba ka rin. Iba ka talaga. O, tapos? Ay, gusto ko kumain close ka, diba? So sabi ko, kumain kami sinigang. Yan yung first ulam namin. Maliit lang condo niya. Super. Tapos nakikwento ako my life. Sabi ko, I don't have friend. Tawa siya ng tawa. Only, can you be my friend? Tapos, yung lolo niya, parang meron din siya marami friend. Parang kasi sundalo yung lolo niya eh. Kasi wala ko ginagawa. After Showtime, marunong siya parang Korean chess yung lolo niya eh. Kalaro ko siya. Paano ka naging permanent sa Showtime? After hurado, nung nag-ebig po ako after 1 year, naging noontime na Showtime. So, kinuha mga matagal stay sa hurado. Yes. And how did Showtime change your life? Dahil sa Showtime, kilala ako ng karamihan ng Pilipino sa buong Pilipinas. Lahat ng nangyari sa akin na yun, because of Showtime. Yeah. So kung hindi Showtime, hindi naman ako nag-umpisa ng negosyo. Tama ba may oportunidad na dapat babalik ang Korea? In-offer ka ngayon na maging star doon? Yes. Because sikat na sikat ka na ngayon. Dati kasi nag-guess ako sa, dahil kay Senator Manny, nag-guess ako pinakasikat ng show. So, sa Korea? Trending po ako noon. So ang dami kumontak sa akin na YG Entertainment, SM Entertainment. Yung SM Entertainment, yung Mr. Lee Suman mismo talaga. Pero ano yung offer? Bumalik yan, ka? Yan, sa bumalik sa Korea. I pray about it, but then I'm so happy kasi now eh. What I achieve, what I have. Tsaka gusto ko pag umakyat ako ng bundok, parang ang bilis naman cable car. Gusto ko lakad. Ma-enjoy ko lahat. Pinakirapan, pawis, para pag-akyat ko sa bundok. Ay, ang sarap!
pinahirapan ko to para pag mag-speech ako balang araw sa DLSU or UP or whatever, lahat ng speech ko na experience ko. Nung una kang nag-showtime, sino ang una mong crush? Yan Constantino. Parang sinabi niya sa akin ata to. Yan Constantino. Niligawan mo siya? Yes. Oh my gosh! Hawak kamay. Si Yen Constantino. Si Yen yung nagdala sa akin ng church. Gano'ng katagal mo niligawan? Matagal, niligawan. Sobra. Tapos, na-intimidate ko lang sa sarili ko kasi si Yen, maganda na gotse. Ako, wala pa ako gotse. Nagsisimula ka pa lang noon. Nagsisimula pa lang. Wala pa ako gotse. Wala pa ako PA. Oh, but now you and Yen are still friends. Now, still friends. Okay. Pero, mga 11 years. Promise, hindi ko alam na may pakasa pala ako sa kanya. Oh my God! Hindi ko alam, 11 years. Di mo alam. Hindi niya sinabi. Eh, akala ko, nung naliligaw ako, friendzone ka lang. Wala talaga kasi, una, lagi ko ginagamit, sumasakay ako sa gotse niya. Tapos, after Victory, kumain kami sa High Street. Ang mahal ng mga bills, siya nakbabayad. Wala ako pang bayad kasi sobrang laki ng bill eh. Isang araw, Friday at nagkumanta siya si Yeng sa church. So nandun yung kamag-anak niya. So kumain kami sa, again, sa malapit sa BGC. Kumain kami, talaga nagbabayad talaga ako. Gusto ko ako magbayad. Sobrang laki ng bill. So, hindi ko tinuloy, hindi ako nakabayad. Ganon, alam mo yon. Kaya na-intimidate ako sa sarili ko kasi akala ko wala ako. Pero you see, look at you now. Ikaw pa lang sapat na yung view ko. Love shot. Meron ka ng girlfriend ngayon, si Paula. Hindi siya taga-showbiz. Sa dami ng mga artista na nakasama mo sa showtime. Ayaw sa akin. Naligawan naman ako. Naligaw ka? Oo, sobra. Thin zone. Friend zone. Lahat ng zone. Ang dami ko naging crush. Ang dami ang maganda sa ABS, di ba? Oo. Di ba? Pero you were heartbroken many times. Oo, ayaw. How did you meet Paula? Mahilig po ako sa football. So, nagpo-football ako. Tapos nandun siya sa striker. Nagpo-football din siya. So, it's open play. Marami Pilipina. Magagaling kasi mga Pilipina football eh. Korean, mga Chinese. So, pinasa ko bola, shoot siya. Tatlong beses. So, pinost ko sa story. Instagram story. Tapos, ng message. Wala pa daw siya video na may school siya. Since high school. Can I have that video? Sabi ko. Pag IG malabo, can I get your number? Para Telegram, mas malinaw. Nung nakita ko IG niya, mahilig po kasi ako painting, kasi lolo ko painter. So mahilig din pala siya art. So nakasundo kami. Sabi ko, Mami Vice, parang may friend ako. Friend, can I invite her? First time, can I invite her to your concert? So binigay ako ni Mami Vice dalawang ticket. Inaya ko siya na panood ng concert ni Vice. No, nagkwentuhan kami. Tapos, after concert, hinatid ko siya sa bahay. Mag-hi ka sa magulang ko. Ha? Agad? Nagkwentuhan ako. Tapos, tinanong ako, anong trabaho ng daddy mo? Super appreciate nila. So, Ryan, can I pray for your parents also? Sabi ng daddy niya. Tapos, sabi ng mami niya, marami din naliligaw kay Paula, pero ayaw pala din ni tita kasi. Wala sila, yung iba, walang relasyon sa kay Lord po. Anong religion mo? Sabi ko, nasa chan pa lang ako ng nanay ko, Christian na po ako. Kasi, mami ko, daddy ko, papunta sila simbahan, Sunday po yon, 11 a.m. Tapos, makichan ng nanay ko, dinala ako hospital. Diyan, tapos, hindi ako makalabas. Sa laki ng ulo ko, nahirapan. Nilagay ng Bible. Kasi, ate ng daddy ko, pastera. So, nilagay ng Bible, tsaka na po ako lumabas. Kiyento ko po. So, Christian po ako, since day one. Thank you po, tita. Maraming salamat po. Friend po kami ni Paula. Tanong ko sa'yo, si Paula na ba ang papakasalan mo? Yes, of course. Nag-propose ka na? Hindi pa. Ah! Wala pa. Ngayon wala alam pa. Na niya. Wala. Magpo-propose ka? I will not make her my love of my life kung wala ako plan sa kanya. In my age, kung wala po ako plan sa kanya to be my girlfriend, no way. In our relationship, we put God first in our relationship. And we always play together. Kasi in our life, so kahit kaninong relationship, kahit may asawa, maraming temptation, maraming sisira talaga ka ng devil. So, we're working on it. Ryan Bang, you are a surprise. Huh? Really? Happy birthday! Kaya, kung gusto niyo ma-bless, dapat sincerely, yun yung unang step. Put God first, honor your parents,
whatever happened, and yeah, wag lang puro salita. Ryan, may Bible verse ka ba that you hold close to your heart? Romans 8:28. Nung bata ako, lagi sinasend sa akin ng daddy ko. Tapos, yun yung verse namin ni Paula. Okay. Yung sinasend sa akin ng daddy ko, kasi in Korean lagi. Oo. Romans 8:28, and we know that for those who love God, all things work together for good for those who are called according to His purpose. Romans 8:28. I believe God has a plan for each everyone, and God has a plan for me and Paula, and lahat ng nangyari may dahilan. By April, the Paula's parents will go to Korea and meet my parents. Everything is pamanhikan na on His purpose. Amen. Amen. At kailan ang kasal? Oh, wait. Part 2 interview. Ganda naman. Thank you. Anything you wanna say before we go? Sa mga nagmamahal sa akin, yung ang mga nagmamahal kay Miss Karen, let's be thanks even the small things and everything. And sa sobrang hirap ng buhay, let's keep pray for yourself, sa family, tsaka sa Pilipinas. Kasi naniniwala po ako, don't lose hope, and naniniwala ako sobrang talino mga Pilipino. Yun lang naman po. Alright. Wow! My gosh, what a blessing! Thank you.